Guys, welcome again to my YouTube channel. It's me, Tins Official. So for today's video, guys, may narinig kasi tayo, ako, sa YouTube na trend ngayon about kay Buknoy, Buknoy Glamour. So I just want to give my own opinion sa kanya, sa sinabi niya about sa tricycle driver. And before that, ang nasabi niya, guys, yun is, kung hindi nyo pa napapanood, is sasabihin ko yung sinabi niya na yung pangarap mo, huwag kang mag-give up sa pangarap mo kung alam mo naman na nasa puso't isip mo yun, yun yung gusto mo. Ituloy mo lang kahit mahirap, kahit maraming ups and downs na tatahakin patungo sa pangarap mo. Don't give up. And ayan, ipagpatuloy nyo lang kung ano yung sa tingin nyo is yun yung way para maabot nyo yung pangarap nyo. And aside from that, nasabi niya na parang inano niya yung hindi nyo maaabot yung pangarap nyo tulad nito. Tulad nung tricycle, tapos nag-hello siya. Say hello kuya to my vlog, na ganon. Something about that, na parang minaliit niya yung tricycle driver. So, sa akin naman, is nagdaan din ako dun sa kalagayan ni Buknoy na minaliit ko mismo, hindi yung ibang tao kundi yung mismong tatay ko, na yun yung farmers kasi yung trabaho ng tatay ko, and kinakahiya ko siya sa ibang tao, sa classmates ko kasi noon back way to high school, eh siya yung nag-enroll sa akin and kagagaling niya lang sa bukid, and nakalimutan niya na maghugas sa yung paa niya. Nakalimutan niyang maghugas ng paa niya, and ayun, hinatid niya ako sa school para i-enroll, and nakita ng mga barkada ko, ng mga classmates ko, and tinanong nila kung sino yung kasama ko, and sinabi ko is uncle ko. So, back way din na naisip ko noong nag-asawa na ako and naranasan ko yung buhay na may anak, na-realize ko na ang hirap pala ng buhay may asawa. Ang hirap pala ng buhay may anak. And na-realize ko na kung gaano ba naghihirap yung tatay ko for our daily needs para matustusan nila kami, ng kapatid ko for our daily needs, mga baon sa eskwela, kung ano-ano pa na pinaghihirapan niya, naghihikaw siya sa hirap para lang makaraos kami sa araw-araw. So, na-realize ko na maling-mali pala yung i-down mo yung isang taong marangal naman magtrabaho. So, let's admit na may mali din doon si Buknoy Glamour. Pero, huwag natin sanang tanggalin yung isang side na intindihin natin siya kasi bata pa siya, and he's at the young age pa naman na hindi pa alam yung tungkol sa buhay, tungkol sa hirap, and tungkol sa isang pagiging magulang na gagawin lahat, mairaos lang yung pamilya. So, wag natin dapat tanggalin yung side na yon, na intindihin dapat natin din siya kasi hindi pa niya alam yung pagiging isang magulang. So, siguro nasabi lang niya yon for the in front of cam, na ayun nga, kung hindi niya, yung mistake niya is nabigla siya sa pagkasabi ng word na yon, and hindi niya siguro agad-agad na na-realize na mali yun, and nag-public apology naman siya, and God knows kung pinagsisihan naman niya yon, and he deserve a second chance para pagbigyan natin siya for his dream, na wag sana nating i-unsubscribe siya or i-unfollow, kasi sino ba naman yung taong hindi gusto na makita yung isang taong naaabot yung pangarap. Sabi nga nila na clap your hands in others' victory, kasi yung oras mo din, darating din yan, and ibigay natin yan, let him be sa lahat ng mga gusto niyang abutin sa pangarap. Hindi dapat natin siya dinadown, dinabash, na dapat is bigyan natin siya ng advice, ng aral, and sana is kapulutan ng aral yung nagawa niya, and
yun grabe talaga, 458,000 guys. Inistock ko kasi siya and 4 or 5 videos yung pinanood ko bago ko ginawa tong video na to. And i-upload ko agad for my, this is only my own opinion, pero everyone naman is may kanya-kanyang opinion. So, ito is huwag nyo sanang mamasamain and I'm just giving a opinion, guys. So, ayun, dapat bigyan, everyone deserve a second chance nga, ika nga nila. And lahat naman ng tao is nagbabago kung willing talagang magbago. So, dun dapat tayo mag-look forward kay Glamour kung may pagbabago man siya o hindi. And in that case, kung hindi siya nagbago, is yun yung talagang ugali niya. And dapat natin dapat na lang natin intindihin. And as long as we can na bigyan siya ng advice, is yun na lang yung ibigay natin kesa sa mag-bash pa tayo. So, ayun lang yung comment ko about sa Boknoy Glamour issue. Hindi naman tayo nangingialam, pero ayun nga, gusto lang natin magbigay ng opinion. So, ayun guys, if you like this video, press the like button. And pag hindi ka pa nakapag-subscribe, guys, mag-subscribe ka na sa channel ko for more videos. Eh, ipindot mo na din yung bell notification para lagi kang updated sa mga newest video ko. So, itong video ko, guys, sa mga hindi pa nakapanood, is mix siya, luto, tutorial, anything else na pwedeng gawing video is nandito sa video ko. And we'll see the following days kung ano pa yung magagawa nating video for ano. I'm going to make you happy as sa makakaya ko. Hindi ko yun pipilit sa ibang tao na magustuhan ako, pero sa mga loyal na subscriber at viewers ko, sigurado may mararating din tayo. Push lang ng push. And be humble lang, guys, if you want to start a vlog. If you want to start be a vlogger, be humble. Huwag tayong manglait o maghumatak ng tao pababa. Dapat, ano lang, yung enjoy lang. Enjoy lang natin yung life natin. Huwag tayong mangdamay ng ibang tao para ilublom natin sa baba. Yun lang. And sana si Boknoy is okay na siya and hindi siya nadidepress sa lahat ng mga bashers niya ngayon. So, that's for all today's video, guys. Thank you for watching and hope you enjoy.